Kaswabe, what we have here ay isang maangas na JDM. This one is the 2022 Honda Type R. And sa lahat ng information, nandyan lang sa description below. Anyway, baka nagtataka ka, Kaswabe, bakit may Type R na naman tayo? Because yung nasa dealership before, it is the first outgoing. Tapos maraming nagreklamo when it comes sa kanyang features. So this 2022, inayos na nila. May mga mild tweaks and changes. Yun ang gusto kong ipakita sa inyo. Pero walkthrough lang yun. But this one, let's get behind the wheel para magkaroon tayo ng test drive and anong klase ng dynamics and emotions ang makukuha natin dahil we have to say goodbye sa isang 6th generation na Type R based on 10th generation dahil parating na this year ang isang 7th generation na Type R based on the 11th generation. Sa pagkatagal-tagal natin nag-review, Kaswabe, mga shift paddles, automated, electrified, hybrid, ang last ko na manual stick shift is the Camaro, that was last year. And I am very excited dahil meron tayong 6-speed manual transmission with rev matching, kaya yan ang ipaparanas ko sa inyo. Ang kanyang mga kakumpetensya ay nandyan yung 370Z, GR Yaris, GR Corolla, Veloster, and Evo X. Kaya naman, brother team, ihanda mo na ang Evo X mo. By first week ng February, kukunan na natin yan para i-feature natin sa mga Kaswabe. So, what are we waiting for? Let's dive in sa ultimate performer ng Honda. Kaya naman, Kaswabe, let's begin! Start with the front business, comparing it sa kanyang pre-facelift, na wala lang yung manipis na airflow dito. It's all functional, intercoolers, Type R na badge, it's on performance. Meron kang mga air ducts dito papunta sa iyong mga brake cooling, sa wheels and tire setup, fog lamps din. Ito rin, may mga open karito sa corner na mga air tunnel. Comparing sa pre-facelift, yung dito waffle time before. And maraming nagre-reklamo doon dahil kitang-kita and uninspiring yung itsura. Ito, nagkaroon siya ng little winglet dito na naka-build a splitter na faux carbon fiber. Bonnet, air intake. Doon sa 7th generation is air outtake. So may mga passage yan papunta doon sa kanyang mga side corners ng bonnet. It uses a high gloss black yung mga material. Wheels and tire setup, fully modified. TE37 forged wheel, 19-inch, red Brembos. And yung kanyang rubber ay Advan Apex. Katulad ng ating Camaro for street performance, Kaswabe, very huge na side vents, side splitters, faux carbon fiber. Medyo naging question lang rito, Kaswabe, is this. Look at the slash through. Diba? Medyo magulo lang yung styling niya. Tapos ito parang shark's fin, faux carbon fiber. Again, it's TE37 forged wheel. And when it comes dito, super naging insane yung design niya sa likod. Tama, it's very crazy, very funky. Some of them are being positive about it and others are negative. Pag mga mature ng konti, katulad natin, na medyo magiging tito na, vortex generators natin, and you have a high wing, super flexed out, lead spoiler na low rise, then red badge, Civic. Some mild changes again, doon sa first batch ng 6th generation, waffle time yung dito sa both corners ng rear fascia. Meron kang little platform dito na magsasabi na it has that mild changes. And triple central exhaust, pero eto modified na, Kaswabe, kaya medyo mas galit na and agresibo na. OEM niyan, Kaswabe, is dalawa na medyo malaki tapos maliit dun sa gitna. Pero doon sa 7th generation, mas maganda dahil medyo dalawang maliit tapos yung sa gitna malaki, mas naging proportion siya. Very defined na crab claw yung rear taillights. Doon na rin naman sa 7th generation, medyo ganun, pero mas parang futuristic, modernized, robotic na yung ano niya, rear taillights. Big cargo capacity, meron kang cover dito to maximize everything. Dali na natin to para i-test drive kasi
yung rear seat natin, ang maganda sa kanya, wala na siyang hollow sa gitna. So pwede kang magkaroon ng 3-seater dito. Mas maraming makakaupo, very comfy naman yung mga seats natin. Pero ang gusto ko i-highlight is doon sa driver cockpit. Kaya ano pang inantay natin? Check it out. Ay, engine specs, doon na rin natin pag-usapan. Sabi, we are inside the driver cockpit ng isang Type R. Unahin ko muna kung ano yung gusto kong purihin. Because sa pre-face lifted niya, sa infotainment system, wala kang volume knob dito. At least, nagkaroon na. Marami ang nagreklamo dito. Nakinig naman yung Honda. The ball shifter dito, before is bilog. Ito naman is oblong. Ang shift boot mo, may premium touch kasi Alcantara. Then sa door sidings natin is Alcantara. Even the center armrest, Alcantara. Napaka playful nga lang kasi may mga red metal trims ka all around dashboard. Even the driver side dito, manibela, may pula rin with the Honda badge. Kaya lang, it mimics kung ano yung nasa labas because faux carbon fiber pa rin ang meron dito. Pero pagbigyan na natin, meron ka naman red stitching. Tapos yung plaque ng Type R to change the drive modes nandito sa ating center console. It feels great kasi 3 pedals meron tayo. Ay nga, manual eh, di ba? Nasaan yung shift paddles? May biro lang. May manual shifter ka na. Siyempre, hindi naman kailangan yon. Pero yung seats natin, alam mo, malambot ito, komportable. Using a red seat belt, ang pogi, di ba, pag nag-Instagram ka, ang ganda tingnan. Pero ang reklamo ko rito, ang hirap kaswabe bumaba. To enter is, it's very easy. Paglalabas ka, yung bolster sa mga hita, medyo nakaangat. Kailangan buhatin mo talaga yung hita mo pag bababa ka. So ramdam mo yung pressure. Mas mabigat siya ng konti. It feels a very racer car kasi manual lahat ng mga adjustment natin dito sa back, tapos yung mag-move forward and backwards. Kunin natin ang kanyang slide performance. Yeah! Whew. May kabig lang ng konti sa harap kasi front wheel driven. Parang nag-floaty yung harap kanina. Pero we can control it naman because sanay tayo sa mga speed. Success loves speed. About sa steering wheel natin, alam mo, ang bigat niya lang sa comfort. Medyo heavy yung pag-maneuver. Tapos sa Type R, parang mas naging times 2. Mas gusto ko lang yung konti sa manibela ng WRX. Pero binawian niya when it comes sa instrument cluster. Kasi pag sa comfort, downshift, unit. Ang saya ng exhaust. Pag sport kaswabe, may combination ng illumination of white and red. Sa comfort is white. But the Type R, solid. Lahat pula na yung mga bulb niya. Tapos may LED na strip. 3-column yung instrument cluster. Malalaki yung font natin. Plus the manual shifts are super nice. Ang sarap. Full engagement with this automobile. Ang dali lang, oh, first gear, second gear, very mechanical feel, nagbabago na lahat. So automatic na, pero eto, sarap. Anyway, yung leather wrap na steering wheel nga lang, hindi lang parang ganun kamamahalin, no? Pag nagda-drive ka pala ng mga Honda Type R or any performing na JDM, ang lakas ng loob mo. Kasi may Mustang kanina, gusto kong karerahin eh. Gago! Parang ako yun, naka-muscle car tapos gusto kong pinahan. So, ito na naman tayo. Throttle response is so great. Hindi ko lang makuha kung saan yung lag niya, pero syempre from standstill, pagka-takeoff natin, hard acceleration, 0 to 100 is 5.1. But inside the ribcage, it is using a 2.0 liter
turbocharged inline 4 Kasuabe, 306 horsepower, 400 newton meter of torque, and the top speed is 250 kilometers. Pero bone stock, may nakita ako Kasuabe, it's a bone stock up until 272 kilometers per hour. Every JDM enthusiast, talagang ano eh, yung bugso ng puso mo pag nag-drive ka ng ganito, it's so great. Yan, ang bigat lang naman ni Bella. Pero okay pa rin. Everyday livable, it's so practical. Visibility is nice. You have a 5-seater kasi yung dati 4-seater lang. Again, third gear. Downshift. A lot of fun. Pero ang video na to is brought to you by Kasuabe introducing Wheel Model C2. It is simple to operate and makes tight turns to get you wherever you need to go. Impressive power that allows you to see and do more, live the life you aspire, can be disassembled for easy transportation in the trunk of any car, whether you're shopping on the weekend or traveling with your family. Model C2 can be easily adjusted from seat height and back support angle to create a comfortable driving experience. Battery is made by LG, which is flight approved and with travel certificate, can be controlled by iPhone and has full suspensions. Please check the description below for more infos and please rewind for better understanding. Maraming salamat PWD Mobility Philippines. Check their social media platforms, Instagram and Facebook. God bless. Even slight performance kasi nasa road lang tayo ng QC. Second gear. The weight ratio is 62%, 38%. Ganun yun. Pag inarangkada natin, yung weight lahat nagtatransfer dito sa likod. Pero doable pa rin siya. May konting sayaw lang, may body motion dito sa harap na nangyayari. Mas balancing nga lang sa WRX kasi yun yung pinaka-rival niya. At pag gusto mo ng freshness sa iyong cabin, get the Legit Air Spencer. It will last 90 days, made in Japan, manufactured by Ecosia. At pag gusto mo pang maglaro at kumita ka swabe, ano pang inaantay mo? Let's play, use my code, nandyan lang sa link sa baba. Pag gusto mong patayin lang yung oras, naiinip ka, magkaroon ka ng paglilibangan. Maraming salamat Kasuabe. God bless. More power and more performance.